they did not know about the law, or during that time they don't know about the law. Okay? Because the law, or God's word is only given to Israelites. So sabi rito, do you know not, brethren, for I am speaking to men who are acquainted with the law, the legal claims and power over a person, only for as long as he is alive. Binibigyan yung din daw yung batas, may power hanggang yung tao ay buhay. Sabihin mo nga, buhay ka pa ba? Intindihin po natin yung pag-aaral na ito kasi ito po yung katuruan na bihira nyo pong marinig. Kaya marami pong Kristiyano hindi po makamove on. Kaya marami Kristiyano nagtataka bakit may mga problema pa, may mga trials pa. Bakit may mga Kristiyano nagtataka somehow may mga Kristiyano tingin nila parang hindi na born again. O tingin nila ay parang hindi lumalago. It's all about the deadness of Christians or the sons and daughters of God, should I say. So ngayon, binabanggit ni Paul dito, sabi niya, ang law ay may dominion, may kapangyarihan, may karapatan sa lahat ng mga tao habang nabubuhay siya. Habang nabubuhay siya. Ulit ay ko, habang nabubuhay siya. And he gave an example in verse 2, for a woman which has an husband bound by the law to her husband, so long as he liveth, but if the husband be dead, she is loosed from the law, from her husband. So pang mag-asawa, batas yan. Na mag-asawa, hindi pwedeng mag-asawa ng iba habang siya ay nabubuhay. So bound siya sa law. Kapag namatay yung lalaki, Jesus made a specific example na lalaki yung binatay. Because it has something to do with the church. It has something to do with Christ, the groom, and the church as the bride. Okay? So sabi niya, kapag namatay yung lalaki, malaya na yung babae. Pero pag buhay pa siya, pag nag-asawa yung babae, adulteries ang tawag sa kanya. No? Pero pag namatay siya, malaya siya, pwede siya magpakasal kahit sa sinong walang hindi, o binata, o walang hindi nakatali. So, ibibigyan din. Subalit, the moment na siya ay hindi pa namamatay, yung husband niya namamatay, he cannot marry because he will be accused as adulteress. So, sabi niya, verse 3, so then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress, but if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another woman, or a man. Verse 4, wherefore, my brethren, you are become dead to the law by the body of Christ. So, first thing first, gusto ko maintindihan nyo na itong sulat ni Paul sa taga-Roma ay sulat niya sa lahat ng mga anak ng Diyos. Sa lahat ng binili ng dugo ng Panginoong Jesus. Hindi niya kausap yung mga nasa sanglibutan. Hindi niya kausap niya yung mga taong hindi nakikinig kay Christ. So kausap niya ay lahat ng mananampalataya. We are a believer of Christ. He was talking to them. So, kaya nga sinasabi dito, verse 3, katulad din ito, sabi niya, ng ang babae ay ikinasal sa lalaki. Tinawag siya adulterer, her husband. Sinasabi sa inyo, wherefore, my brethren, you are become dead to the law by the body of Christ, but you should married to another, even to him who is raised from the dead, we should bring forth fruit unto God. Sabihin ito sa isa, sabi niya, kapag ikaw ay ikinasal, o kinasal ka, doon sa isang lalaki, na ang kinakusap nating lalaki dito, ay yung nabuhay na mag-uli. Si Jesus na yun.
See, Jesus is married to another man, even though he was raised from the dead. Sin na raised from the dead? Jesus. That we should bring forth fruit unto God. So, meron ko sa'yo, kapag ikaw ay ikinasal dun sa namatay, magbibring ka forth. Okay, pag-usapan natin yung dead. Dead. Sabi mo nga, dead. Okay. Punta muna tayo sa Galatians. Marami tayong bubuksan mga kapaybulan. Galatians chapter 3, beginning 1. O foolish Galatian. Buti di sinabi, O foolish mga taga-angono. Di ba kayo? Galatians lang. O foolish Galatians who has bewitched you. Sino ang nangkulam sa inyo na hindi kayo sumunod sa katotohanan? Before your eyes, Jesus Christ has evidently poured crucified among you. Pwesto? The only would I learn of you, receive you the spirit of by the works of the law or by the hearing of faith? Are you so foolish, having begun the spirit, now made perfect by the flesh? Have you suffered so many things in vain? If it be yet in vain, he therefore ministered to you the spirit that worketh miracles among you. Doeth it by the works of the law or by the hearing of faith? So, sabi niya, sa mga Galatians, alam, natataka ako sa inyo mga Galatians, para kayo kinulang. Nag-start kayo sa spirit, nag-end kayo sa flesh, o sa law. Ibig sabihin, sila ay na-born again, nakilala sila kay Christ, tinanggap nila si Christ bilang Panginoon, tagapagligtas, by faith, according to Ephesians 2:8-9, so, by faith, you are saved not of yourselves, not of works, lest any man should boast. Ito, hindi works, not of yourselves, but by faith through grace. So, grace by faith. Maliwanag? So, meaning to say, hindi sila nag-works. Wala silang ginawa, wala silang accomplishment para magkaroon ng kaligtasan. Maliwanag po yun. So, sinasabi ni Paul, bakit kayo biglang bumalik? So, dumating sa punto ng mga taga-Galatians, nung na-born again, sinakalala sila kay Christ, they're trying to do things or works para mapalapit sa Diyos, para bumait, para maging spiritual, para maging banal, para maging matuwid, para maging malinis. They're trying to work. So, gumagawa sila ng, siguro public, gumagawa sila ng, pagdating ng January, hindi na ako iinom. Pagdating ng January, hindi na ako magmumura. Papantayan ko na yung sarili ko. Papantayan ko na. Pagkaano, tatapang ko yung bibig ko para hindi ako makapagmura. Hindi na ako nasama sa mga ibigan ko. Kaya hindi na ako mapainom. Diba? Hindi na ako sasama mga kaibigan kong bakla para hindi na makapagsalita ng kapaklaan. Hindi na sasama ako sa mga kaibigan kong mahilig sa green jokes para hindi na makapagsalita ng green jokes. Hello? So they're trying to work now. To work. So ang ibig ko sabihin, itong mga Galatia, nag-start in the spirit, they receive Christ. Lord, thank you by the stripes of Jesus, I'm here. Thank you, Lord, by the right, you give me the righteousness of God. Thank you, Lord, that I am healed, that I am delivered. Thank you, Lord, you saved me. And then, because after a while, siguro mga after 6 months, they're trying to perform. To attain the goodness of God, kung ano yung ginawa ng Diyos. Sabi ni Paul, dito, ito ang mga nasa batas. Kung magaling kayo sa batas, ito yun. Kasi alam natin lahat, kapag pinag-usapan, basapan ng batas, Romans 3.19, ano nakalagay doon? Para sabihin at patunayan kang makasalanan ka. Okay? Para patunayan you are sinning, you are sinful, you are in living in sin. Now,
Sabi ni Paul ay ganito. Sa verse 5, when you were in the flesh, ayun verse 5, sabi mo nga, nasa verse 5 ako. When you were in the flesh, the motions of sins which were by the law, so kapag nasa batas ka, yung galaw ng kasalanan ay mabilis. Did work in our members to bring forth fruit unto death. Kuhanin niyo po yung verse 4 and 5. Dalawa po yan. Pag ikaw ay na kay Kristo, sabi ni Paul, kapag ikaw ay na kay Kristo na binuhay siya mula sa mga patay, tiyak ikaw ay magbubunga. Sino sa inyo bilang Kristiyano gusto magbunga ng bunga ng Diyos? Amen! Ba? Kunti lang. Gusto nila siguro yung kapila. Sino ang gusto magbunga ng sa demonyo? Kasi nagtanong ako, kunti lang yung ano eh. Nagtaas eh. Baka yung kapila. Ulitin ko ha. Sino yung gusto magbunga tungkol sa Diyos? Amen! Ayun! Hindi lang naiintindihan. Sabi dito, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, kapag tinanggap mo kay Kristo, o kinasal kay Kristo na nabuhay, definitely magbubunga ka ng bunga tungkol sa Diyos. Pero sabi niya sa 5, subalit, kapag ikaw ay nasa laman, yung galaw ng kasalanan, o sabi dito, when you're living in the flesh, may physical lives. Flesh, magsabihin ito katawang lupa lang. The sinful passions that were awakened and aroused by what the law made sin were constantly operating in natural powers in our bodily organs, in the sensitive appetites and wills of the flesh, so that we bore fruit of death. Kapag ikaw ay nasa laman, it is automatic na ang galaw ng kasalanan ay dadalin ka ng iyong flesh. So whenever you are in flesh, 100% mamumunga ka ng kamatayan. Ulitin ko po, baka hindi niya naiintindihan, baka nakagapin, hindi niya naiintindihan. Naikausap natin. When you were in the flesh, the motions of sins which were by the law did work in your members to bring forth fruit unto death. Kapag ikaw ay nasa laman, this physical realm, yung galaw ng kasalanan sa buhay mo ay malakas at dinadala ka, tinihila ka, at itong magdadala sa'yo ng bungang sa kamatayan. That's why sinasabi rito ni Paul, dapat ang isang tao ay ikasal kay Kristo. Alam natin, pag pinag-usapan ang kasalan, there is one. Kaya nga pag sinasabi na, kakasal, magiging kaisa ka na. Nagiging isa na yung apelyido. Di ba? Nagiging isa na sila. Kaya nga sabi ko, ang dalawa ay nagiging isa. Ang mag-asawa, isa na. So when we talk about marriage kay Christ, you become one with Christ. Tiyak magbubunga ka tungkol sa Diyos. At least, na-deparation ko na natin pag nasa laman ka, na kay Kristo ka na. Amen?
Importante po yun. So, tingnan natin. Tingnan natin yun yun. Kaya nagtataka si Paul sa mga taga-Galatians kasi biro mo na kay Kristo na sila. Dapat mamumunga na sila. Dapat nabubuhay sila in the Spirit. Kasi the moment we'll talk about Spirit, the moment ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, you will become spiritual being. Kaya nga, new creation ang tawag. Bakit new creation? 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, it's a new creation. Behold, all things become new. All things have passed away. So, lahat ng luma ay wala na. Sabi doon, all things pass away, then the new things, yung new things na yun are of God. All of the new things are of God. So, alam niyo po, memorize ko yan since na-born again ako. Pero naintindihan ko lang huli ngayon na yung all new things are of God. Kapag na-born again, nakaisa ka kay Kristo, lahat ng mangyayari sa buhay mo, ang Diyos na ang gumagalaw. Sabihin mo nga sa Diyos, sa kapatagin mo, mapalad ka, brad. Mapalad ka. Now, maraming hindi makakatanggap nito, but this is the truth. Kaya nga, First Thessalonians chapter 5:23, nakalagay doon, I pray to God that your spirit, soul, and body be made holy, sanctified. Sabi niya doon, diba, spiritual body. Pero the next verse, yung 24, faithful is he that calleth you and will fulfill it. Amen. It's not you who will fulfill. Amen? Amen? Now, this is the reason why kaya binigay yung Ezekiel 36 verse 26. Kasi sa Ezekiel 36:26, sabi niya, I will give you a new heart, I will give you a new spirit. Hindi ikaw nag-create, hindi ikaw nagbigay. Hindi mo binigyan sarili mo ng new spirit, yung binigyan ng new heart. It is God. Ang Diyos ang nagbigay ng bagong spirit, ang Diyos nagbigay ng bagong heart. Pagkatapos na binigyan ng heart of flesh, tapos binigyan yung Holy Ghost sa iyong spirit. Meaning to say, it is not all of your words, it is God's word. Are you listening? Okay. Now, puntahan po natin ang Roma chapter 8.